Hello mga kabagis, isang maulan na hapon sa ating lahat. So sagutin na natin itong tanong mga kabagis ng ating masugid na taga-subaybay or viewer, subscriber, no? Kabagis, ano ba yung dapat natin isaalang-alang or gawin kapag nasa grower stage na yung ating mga inalagaang fatteners? So magandang tanong po mga kabagis sa ating lahat kasi in line din sa current na situation or current na setup ng ating mga fatteners ngayon na apat kasi full na sila, 100% na grower feeds na. Okay, so before anything else, before ko explain mga kabagis, huwag kalimutang i-like, i-comment at i-subscribe yung ating YouTube channel na Kabagis Vlogs kung napadaan lang kayo sa ating YouTube channel. And wala na po itong intro-intro, diretso na po tayo mga kabagis sa ating topic. Okay, so first thing that we need to do sa mga nag-grower stage na na ating pinapakaing mga fatteners ay i-make sure natin mga kabagis na ang pagpapaligo natin is madalas na. So dahil malaki na sila, grower na sila, so we need to make sure mga kabagis na madalas na yung ating pagpapaligo sa kanila kasi mainit na yung katawan. So malaking tulong sa ating mga fatteners yung pagpapaligo sa kanila from time to time. So right now, unlimited yung paligo ko mga kabagis, before and after kumain, pinapaliguan ko kasi nakakaawang tingnan din na mahirapan silang huminga dahil nga busog at at the same time mainit yung katawan. So para maibsan man yung init na yon, pinapaliguan ko sila palagi. Nakita nyo naman, at saka yung pagpapaligo kasi para sa akin maganda yon sa ating mga inalagaan kasi unang-una walang amoy yung kulungan, malinis sila, iwas sa mga sakit, at the same time mga kabagis, mabilis ang paglaki sa kanila kasi masarap yung tulog, malamig ang pakiramdam nila araw-araw. So masarap yung tulog ng ating mga alagang fatteners. So isa yan. Pangalawa naman is we have to make sure na once nag-grower feeds na tayo, we have to make sure na umangat din yung dami ng pakain natin. So for example, yung pakain natin prior natin na grower feeds is nasa mga 1 kilo or 1.5, depende sa anong dami ng ating inalaga ang mga fatteners. So we have to make sure na at least man lang mag-increase yung volume or dami ng pinapakain natin. So mag-wonder kayo kung ang dami ng maubos nila is almost the same or the same lang sa dami nung naubos nila sa starter. So isa yan sa mga dahilan din mga kabagis na hindi mag-improve yung laki at bigat nila kasi nga hindi tayo nag-increase sa dami ng ating pinapakain. So increase natin, and if ever kaya nating mag-spend extra doon sa ating ginagawang pagbigay ng snacks, especially sa gabi bago matulog, then napakalaking tulong yan sa kanila mga kabagis. Trust me, isa yan sa mga sekreto ko talaga since before. Kaya napakabilis lang natin na mapalaki yung ating mga alaga. Aside doon sa vitamins, no? At pagpurga. Well, of course, prior ninyong i-stick sa 100% na grower feeds, we have to make sure na napurga na natin sila. Kasi yun yung pinaka kailangan gawin talaga mga kabagis na mapurga sila. And at the same time, ang vitamins din nila. So ang vitamins ko ngayon, hindi ako nagamit ng injectable. However, ang ginagamit ko is yung powderized na Bitmin Pro. So once lang ako nagamit ng injectable, if I can remember nung after nilang kumain ng pre-starter 15 days after natin na bili. So nag-inject tayo ng pre-starter sa kanila. I'm sorry, nag-inject tayo ng injectable na Norovit. No, Norovit yung ating in-inject after sa pre-starter. Okay? So yun, pinaka-importante talaga mga kabagis, yung kailangan talagang gawin is ma-make sure natin yung pagkain natin is consistent. And this time, pwede na rin tayong mag-adjust kung ang pagkain natin sa starter feeds ay 3 times a day. Pwede na rin tayong magpakain dito ng twice a day na lang, morning at afternoon. And then of course, may snacks pa rin. Ang reason behind mostly
yung mga fatteners ko kapag nasa grower na is morning at saka afternoon na lang is because I have to make sure mga kabagis, mabalance din natin yung taba at saka yung laman. Kasi ang pinaka-prone talaga sa, o pinaka-challenge talaga sa mga nag-re-raise ng mga pigs or fatteners kapag nasa sa grower na is minsan ma-overfeed natin at saka yung taba is napaka ano, kapal. So ang pinaka-advice na nakuha ko din sa mga tinatanong ko o tinatanungan ko para ma-avoid yan, instead of 3 times a day, twice na lang, pero magbigay pa rin tayo ng snacks na pakonti doon sa alas 9 ng gabi, like before matulog. So yun yung sabi, kung kaya natin na twice a day na lang, at yun nga, yung volume, that even if twice a day na lang kabagis, pero yung dami is dapat marami ang maubos nila sa umaga, then marami din ang maubos nila sa hapon. So damihan pa rin natin kung ano yung kaya nilang ubusin, pero twice na lang. Yun yung advice. Pero ang setup kasi na ganyan, sa pagkakalam ko, is yung mga 4-5 months bago nila ibenta. Pero sa atin kasi na madalian lang and 3.5 months, I believe na hindi applicable sa atin yan na ganyan nung setup, no? Kasi we wanna make sure kasi na ano din, mabilis talaga yung pagbigat at paglaki nila. Kaya 3 times a day, no, yung pagkain. Pero nasubukan ko rin yung twice a day, nasubukan ko rin yung 3 times a day. Almost the same lang din yung result. But for me, kung we have to make sure and maset natin yung proper expectation natin sa number of kilos once ibenta na natin, then i-minti natin yung 3 times a day siguro. No, yun yung ating gagawin. Kaya ito yung gagawin ko din sa apat na to. And just a heads up pala mga kabagis, napakamahal na talaga ng mga feeds ngayon, lalo na sa Ultra Pack. Almost 1900, so that's 1900 na isang sako nila na grower. So napakamahal talaga mga kabagis. And isa sa mga naisipan kong remedyo, or shall we say malaking tulong sa akin, is i-mix ko siya sa Unifeeds na grower, which is nasa mga 1.5-1.4 something lang. So napakalaking tulong yan mga kabagis. At saka okay naman din yung Unifeeds. Tinek ko yung mga reviews, may mga gumagamit ng Unifeeds na pure, okay naman din yung resulta. At saka nakita ko rin yung naghalo ako ng starter na Unifeeds at saka grower na Ultra Pack, gustong gusto din ng mga alaga natin. So I'm thinking na maghalo tayo 50-50 pa rin sa Ultra Pack na grower at saka Ultra Pack na, sa Unifeeds na grower. And also I'm thinking na maggamit ng Darak or yung tinatawag na tahok dito sa Cebu, pero hinaghanap pa rin ako ng source kung saan ako makakuha, kasi sa binibilhan ko ng mga feeds ngayon mga kabagis, wala silang ganun na binibenta na ano, na tahop or Darak, tawag ba nun, or yung hammered corn, basta yung mga pwedeng ihalo sa feeds, na malaking tulong pa rin. At isa sa mga ano yan, paraan na hindi masyadong marami yung makonsumo nila na feeds, but ang resulta is the same lang din, no? Malaki pa rin sila at mabigat pa rin sila. So yun yung pinaka goal dyan. Ang gusto ko rin kasi is at least maano ko yung setup ng bilihan din ng mga karne at ating mga baboy, kasi pa pababa ng pababa yung kanilang pagkuha sa ating mga inalagaang fatteners, pero pamahal ng pamahal yung feeds. So as a backyard raiser, we have to think of a certain alternative. Na maganda yung puro ano tayo, puro feeds tayo. Pero kung sana maganda at mahal din yung bilihin or bili nila or kuha nila sa mga baboy. Pero kung ganun na pure feeds nga tayo, mahal, and then yung pagkuha nila napakamura din, tayo na mga nag-raise ng mga pigs, we have to think of alternative talaga na pwede nating magamit. Kaya yun, sinasabi ko nga, instead na pure Ultra Pack ako, mag-mix ako ng Unifeeds kasi mas mura siya konti. And I'm thinking na mag-mix tayo ng hammered corn or tahop.
ewan ko ano bang talagang term dyan, tahop or yung tarak o tawag ba nun, basta something na mahalo natin sa feeds natin para maano din mga kabagis, ma-listen din natin yung ating gastos sa feeds. Yun lang, and thank you.